gusto ko pumayaw. Nagusto yata ang beauty ko. Maganda pa banturban ko, Ching? Beauty pa. Ako, mama. Chapter. Invierna. Uy, kumadre, sumayaw ka naman. Nagdas ang beauty mo sa kalungkutan. Sumayaw ka. Mano ba din, buhay na tayo? Ay, parang gusto ko hikain na eh. Invierna naman to. Sumayaw ka. Ando, sayaw mo siya. Ayaw nga. My darling sister, hanggang ngayon pa ba kinukompetento mo si Lolita Rodriguez? Hindi na uso ngayon ang broken heart. Haderan to. Hindi ka punin ng Virgo Productions. Sumayaw ka na. Ayoko sabi. Ayaw. Ayoko. Sayang ang pagpahiram ko ng feathers at yung cabbage rose na yan. Nako, sige. Oh, mamalaki mo itong feathers mo eh. Puro porlak na nga. Kanina pa ako nangangati eh. Fair na naman. Sumayaw ka na. Ang ganda-ganda mo ngayon. Ay, nakita ng kilay. Ay, ayan. Pantalili. Diyos ko, Roderecho, huwag mo sabihin hanggang ngayon, pinagtititigan mo pa tong retratong ito. Kaya naman tayo minamalas ngayong gabi dahil dito. Akin na nga yan. Akin. Diyos ko, si Dennis Hammond yan. Ano ba naman ang nakita mo dito kay Dionisio Hammond? Typical na typical mistiso lang ito. Dalawa, bain, siko. Typical na kung typical. Akin na yan. Pasayin na yan. Po, isang taon na naglaho ang buwisit na walang hiyang lalaking ito. Tas eto ka pa rin parang martir na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ate, limang taon din inalagaan ni Kuring yan. Kahit pa paano, may pinagsamahan din sila ni Denny. Hoy, para ko lang kapatid yun. Pamangkin. Pamangkin! Echos! Ano bang Echos? Totoo naman ah. Oo nga, totoo. Limang taong kayo nagtitigan. Maluloki aki. Limang taong nagtitigan. Masaya ka. Ay, mother. Ang tawag din ay platonic love. Anak ko, hindi platonic na ito. Loki aki sa'yo. Ano? Akin na nga yan. Akin na yan. Akin na yan. Hold na sana yan ko eh. Itatapos ko din sa'yo. Hindi naman. Ayun. Ngayon hindi na kaya. Ayun. 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 Wala lang. Ayun. 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 Thank you.
mamparam. Tayo nagiliw sa pugad ng pag-ibig, doon ay tuparin ang pagmamahalan. Nandiyan na. Chokoring. Para naman nakakita kayo ng multo eh. Junicio, ikaw nga ba? Saan ka ba nagsuot ha? Isang taong kang nawala? Pasensya na ko kayo, nasabit eh. Ano yan? Bata ho. Bata? Bata nga. Kanino yan? Eh, saan mo napulot yan? Ah, hindi ko napulot ito. Anak ko ito eh. Tulong na yung anak mo. Pati tuloy ako tatanghalin sa... Pasok ko sa shop. Sino ka mo ina ng bata? Si Mariana ho. Sino Mariana? Mariana Jimenez. Mariana Jimenez. Ano siya? Babae ho. Alam ko yon. Ano ko, tanga? Kako, anong trabaho niya? Cebuana ho si Mariana. Naku, okso pa pala. So siyang hostess. Jesus, Mariosef ka naman, Junicio. Tinustusan kita ng kutakot-takot na pera sa pag-aaral mo, tapos sa hostess ka babaksak. Isa rin mo siya isang kahig, isang tuka tulad ko. Tulad natin ni Kamo. Kanya pala iniwa kay Magame. Pag-hostess ba'y may pera yon? Bata ka, oh. Mahilig kang magpapasok sa masike, para kang siit, lagi ka nasa sabit. Kung sana man lang tinapos mo na pag-aaral mo bago ka nag-asawa naman. Hindi naman ako kasal kay Mariana, Chukuring eh. Kahit na, malulutas ba ang problema mo niyan? May responsibilidad kang buhay mo, anak mo Rosetta As. Ano yon? Tayo ng pusa. Matapos na malaglag, kakalahigin ng lupa. Naku, ewan ko nga ba mga kabataan ngayon, no? Alam ko rin naman ho yan, Chukuring. Ngayon na lang. O ngayon, paano kayo mag-ama? Kaya nga sa inyo ako tumakbo eh. Dahil alam kong hindi niyo naman ako matitiis. Pero huwag kayong mag-alala, Chukuring.
Maghanap buhay ako. Nag-apply na nga ako sa US Navy eh. Sa inyo naman, bata. Padadalan ko na lang kayo na sustento. Pero kung ayaw nyo, eh, di sa iba ko na lang ihahabilin ang anak ko. Ano? Gagawin mo akong tatay? Gagawin pa ako nanay ng anak mo? Aba, yun yun siya. Alam mo namang nag-iisa lang ang katawan ko. Ba, bibigyan mo ako ng instant baby? Diyos ko. Nako, hindi problema yung sinasabi mo ko, Reng. Ay, talagang wala akong nalalaman tungkol sa bata. Sana man lamang may nalagaan akong kapatid. Eh, wala naman dahil sa isang anak ako ng motherhood at fatherhood ko. Talagang wala akong kamalay-malay tungkol sa bata. Sana man lamang pinayagan ako ng principal namin sa high school na kumuha na economics. Home economics baga. Eh, hindi naman. Kung sana PNT, ayan, meron ko nalalaman konti dahil compulsory. Ay, bakit ako? Wala akong formal training sa baby care. Bakit na palaki ko aking mga anak na walang kahirap-hirap? Ay, paano naman? Ay, may katulong ka sa buhay. Ang better half mo. Oo nga, pero kaunting tiyaga lamang at pasensya. Aba? Mahirap ang buwan ng peloka. Nakukuri. Masarap ang may anak. Masarap daw. Kalbaryo ka mo. Pwede ba, Profesora Cristina Villa? Hindi ko pa alam, nahihirapan ka ngayon at hindi mo maharap ang katotohanan na miyembro ka ng dakilang samahan. Nag-asawa ka ng verdaderang muher. Gayon, ikaw ang Mother Superior ng aming federasyon. Ikaw talaga, ipokrita. Ako giliw ay wabukin. Buko ka na. Pati, ay, mga pa. Ay, sweetheart. Ano pa mo, Andrew? Binky. Ah, Binky. Ay, tumagas ka muna ha. Buri ka muna ice cream doon. Hintay mo ako ha. Sige ha. Talaga ito si Buddy. Ang hihimig sa batang-bata. Ilang taon na ba yun? 15. Alam mo naman ako, abas, ano ba pa sa 16? Gurang na. Pwera biro ito. Kuring, ampunin mo ang bata. Nako, malang bilihin ngayon. Diyos ko, ang lampen, polvo, baby food, baby oil, at gata. Ang gata, Diyos ko, kuring, lahat ng gata ngayon, mahal. Diyos ko, maloloki aki. Kuring, kahit sasabihin lang hindi ka madamot, bonggadera ka nga, datungera ka numero uno, lahat naman ang gagastos mo sa sarili mo, agawin ang ampun mo. O nga, no. Isola yung batang bigla. Ay, damdang! Diyos ko! Mapapabayaan mong hanap buhay mo dito. Tinan mo nga parang mo, tumitikwas-tikwas na. Diyos ko! Parang nilalangaw na talipapa. Buti sana kung ang mga langaw ay nagpapamanik yun, nagpapahelo, nagsusot ng piluka. Eh, hindi naman. Teka. At saka mapipigil ang paglalamerda nating apat. Mawa yung biro sa antipolo. Maraming mawawala sa buhay ko. Ano, Fee? At hindi ka na ngayon maglo-long gown sapagkat palagi ka na lang nakaduster dahil ikaw na ngayon ang ilaw ng tahanan. Kumuha ka ng babysitter sa ahensya. Babysitter? Oo nga naman pala. Di walang problema. Ito naman sabat na sabat. Nako, gatos na mainigit itong dalawang ito. Wala lang pipising babysitter ngayon, mga gyagya. Oo nga. Karga ko pa pati babysitter. Ikaw talaga, Crispin. Bakit malaking kinikita mo sa pagtuturo ng literature? Ay, palulundagin mo yung kumadin natin sa malaking gastos. Pwes, sasabihin kay Dennis mamaya hindi pwede. Dali na niya anak niya. Pamigay niya sa iba. Pre, yung Dennis mo nga. Alam, ay pang mo rin sa'yo? Mamaya, medyo lupay. Yung Dennis, sabot mo rin daw, aray? Oo, sige, ang bata niya. Yes, tangin na. Sige, ikaw lang. Uy, si Kuring. Kuring, Kuring. Masawag ka. Atang ang bata. Uy, inom ko muna, Kuring, oh. Kuring, ano pa rin? Ano po? Maray pa akong gagawin. Next time na lang. Ito, ayaw tayo nga. Ay, Kuring. Kuring. Kamusta nga pala si parang Dennis? Balita ako, dumating na raw eh. Mabuti naman. Ah, barkado sa listahan mo. Ayaw mo masyado kayo si Loco. Kamusta nga pala yung anak mo? Ilang bibigyan niyo? Loco, ang anak yun. Pabibinigan ko na. Pidato ko yung lahat ang buong bayan kahit na maubos ang aking dato. Namaanda kami maging milo ang babae daw. Naku, nagkalat ang mga evidence yan. Denny! Ay,
Matami si Nono, yang batang yan ay may dalang sa bisita. Yung buwisit ang batang mo, para na rin kayo naniwala na tayo at lahat ng katulad natin buwisit. Ang tama ka ko rin, huwag na niwala sa mga yan. Ang taong nag-aalaga sa kapwa ay nila ng karerte. Sige nga! Maribit po. Ano? Maribit. Maribit? Pabira naman yung pangalan mo. Sabi nila, ikaw daw ay nakatapos ng grade 6. Bueno, Abel. Ispilingin mo nga pangalan mo. M-A-R-A-B-E-T-E. Ano? M-A-R-A-B-E-T-H. M-A-R-A-B-E-T-H. Hindi, T-H. T-H. Ang maribit. Pinahihirapan mo naman ang daigdig eh. Ikaw ba ay may karanasan sa bata? Naku, meron na kuya. Pati sa matanda. Pilya ka ah. Bueno, ikaw na muna bahala rin sa bata, ha? At dito sa bahay. Opo, kuya. At huwag ka magpapapasok ng basta kung sinong tao. Ilalak mo yung pinto. At madadalas na pag-uwi ko ng madaling araw sapagkat ako sub-sub na ang ulo ko sa trabaho ngayon. Marami akong service ngayon sa Ruhas Boulevard, okay? Okay. Ano? Okay. Bastos. Salamat po nga, malito talaga ako. Dito. Nakatatoo ka pa, malaki pa yung tatoo sa dibdib mo. Palayasin mo yan. Papupulis kita. Hira kang bubay ka, no? Nataligod lang kung sino yung lalaki pinapapasok ko rito. Bayas! Ako, makikita niyo. Kuya, kuya. Pababay ka, oh. Kapag wala pala ko rito, ibang bata inaalagaan mo, eh. Gusto nito ito, eh. At saka mas mabait siya kaysa kay Nonoy. Tawa siya lang tawa. Pero si Nonoy iyak na iyak pag kinikilete. Kamasabunutan kita riyan eh. Mm-hmm. Paano ngayon yan? Kung mabaga kang parang lobo. Bakit ako magiging lobo, kuya? Maribet, oh. Maari ba ikaw ay magbakasyon muna sa probinsya at dun maganda makinda ng lobo? Ikaw ang bahala, kuya. Oh, sige na, matulog ka na. Ako na ang bahala sa bata. Opo. Kuya? Ha? Sweet dreams. Buisit. Thank you.
Dionisio. Ano ba naman klaseng krus ng pinato mo sa akin, mga balakang? Klaseng aroma yun. Naku naman, bata ka. Sus, ba't ginawa mo inodori yung likod ko? Sus, Marios. Sus, bata ka naman, Nonoy, oo. Ang aga-aga nag-release ka niyan. May customer pa naman ako, Sus, Marios. Pakihawa ka mga sandali. Pakihawa ka niyan, ang baho niyan. Ito naman, ang dami na naging anak ko, tintachiri, klareklamo. Sige na, Sus, Marios, naman bata ito kung kailan. Ang sandali. Naku, Sus Maria Joseph naman. Naku! Sus Maria Joseph. Bata ka na. Bata ka na. Bata ka na aking beauty partner. Magang Rando? Diretso, diretso. Diretso. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beba. At sino pa ba sa akala mo? Meron ka pa bang kapag na ipulubi ka? Abay, pinagbipita na ako ng langaw, ah. 1,000 beses na akong pabalik-balik dito sa shop mo. Eh, hindi ko kasi ako nagtatrabaho pag linggo, eh. Abay, malaki. Ilang pa nag-umpisa yan? Eh, dati-dati ang sipag-sipag mo, ah. Sa bagay, dahil siguro dun sa mistito mong alaga. Ano nga bang pangalan ng kagdanong yun? Dennis, ho. Eh, Dennis nga pala. Hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip kung paano naging Dennis ang Dionisio. Asa na ba yun? Nagmatagal na kung hindi siya nakatira dito. Naging West Navy na ko. Ah! Ako kayo nagagsak dito, bigla, para kayo nasulugan. Itiyan, bakit mo? Sino? Si Milagro? Nako? Yung walang utang na loob mong pinsan na yun? Ewan ko, Jesus, patawarin. Wala kang 20 anos, mag-asawa na ng kung sinong kano. Ayun, dinala sa isang impyerno abroad. Kami, sa Chicago daw. Nung mamatay ang curious ko mo, hindi umuwi, mabuti ka pa nga. Ayun, nagpadala naman sa akin ng pera, hindi ko naman magasta. Patawarin niyo na sila, Gring, malayo, Amerika. Hindi. Alam mo nga yan, kinapon na lamang ako dito na parang kasama. Ayan ko naging isapo na parang ulila. Alam naman, ang tinatawag na ulila, eh yung mga batang katulad yan, yung mga sanggol. Ha? Ano? Isus, patungan. Eh, kanino? Kanino? Sino ka ito? Magkape kayo. Ay, naku, Diyos ko, huwag mo nga ako. Ako, huwag mong ibahin ang sinong ama nito. Ako ho. Ano? Eh, sino ang ina nito? Ako rin ho. Ha? Ay, Diyos ko, ano ka mo? Ay, kanya ho yan, eh, ako nyo. Ako, pwede ba? Nasisira na ba ang ulo mo? Hindi ho, talagang akin ho yan. Ako, Diyos ko, huwag mo nga akong biruin ha.
Naku, baka matumba ako dito at hindi na ako makarating sa Chicago. Paano ko magkaroon ng anak? Alam ko naman hindi ka mahilig sa babae. Eh, inampung ko ho yung batang yan eh. Tsaka mabuti na rin ho yun ang meron akong makakasama. Kung sa bagay, dahil... Tama ako yung pagkakasugod niyo rito. Meron na akong mapagkakatiwalaan sa batang yan. Kuling! Titiwala ko muna sa'yo dito ang bata. At pupunta lang ako sa post office. May sulat daw ako pakete. Register niya daw. Baka naman galing kay Lagring. Ako, magkakrusa na yung dila. Naku, ito na niluloko na lang ako lagi. Sana nga, galing kay Lagring. O sige, dyan na muna kayo, ha? Sandali lang, oh, ha? Bago-bago lang ito sa spring ko. Ito ka muna, Nonoy, ha? Bakit siya, bata? Oh, hindi ko. Hindi ka katanggay. Lati, oh. Wala akong panahon mag-play ng toy guns. Kung gusto mo, mag-play tayo ng bahay-bahayan or may nika, kahit magdamagan tayong dalawa lang. Pero wala akong intensyon maglaro ng military games. Ano ba? Rodrigo, pwede ba? Ayan. Uwi ka na. Na-award ka tuloy sa iyo. Human. Pag sinabi ko umuwi ka, umuwi ka. O sige, go ka na, anak. Pwede ba? Na. Kung naman. Kanina pa kasi pinuhuli. Ika! Kukuli ko na ako! Kukuli mo. Babo!
sige na, umuwi ka na. Hindi na po ako maglilikot, Tay. Hindi naman ikaw sinisigawan ko eh. Sino ho? Hindi nang radego mo dahil inuubos na yung cutics ko. Tsaka, kung gusto mo maglaro, maglaro ka na lang sa mga bata, ha? Huwag dito sa parlor. Kasi wala kang makakalaro dito ng gira-girahan eh, ha? Sige po. O, sige. Alis na po ako, Tay. O, sige anak. Mag-iingat ka't maraming sasakyan dyan, baka masagasaan ka. Opo. Ikaw naman, Rodrigo, ilang beses mo na sinabi sa'yo. Pag nandito yung bata, huwag umaki atin ng ganyan. Ang lilit pa naman ang batang yon, hindi pa yung nakakangiti din ng ating salita. Kahit na, baguhin mo po sa salita mo. Baka mahawa sa inyo yun. Mahawa? Excuse me, ano kala mo sa akin, may ketong? Ito naman, umasalita, parang hindi kasali sa federasyon. Boy, alam ng kuryente. Isa ka pa, sabi siyo, huwag ka mag-makeup na makapal dito sa palo. Pati makeup ko, pinagkikian naman. Tinan mo, nakikita ng bata, sabi siyo, pino lamang, nakapabongga-bongga ka pa, tinan mo, nakapisnet ka pa. Koko rin, yan ang uso ngayon, summer. At alam ko ba kung kailan darating ang anak mo at kailangan pang magpino ang sarili ko? Basta gusto ko, naka-ombre ka. Ombre? Hindi ka na kayo makakahanap na assistant na ombre. Tinan mo yung itsura mo, nagpapakalalaki. Bakla ka naman ha, nakakasuka. Ka? Ka! Papatayin ako! Ano akong pandita? Papatayin ako! Pinin ko yung mata mo! Bubulagi pa ako! Bubulagi na ako! Hindi na ako makakatagal dito! Talaga maalis ako! Maraming parang nag-aantay sa akin! At saan ka naman nakakahanap ng parlor? Dapat si Mickey at the Miss pinakikian naman! At magpapatayin na ako ng sarili ko! Kinakaya sa angin ko! Rudy Suriano! Ay! Ay! Sinabi ng maganda kong may ribbon eh. Yan, tingnan mo yan, ha? Ganda-ganda. Ayoko po ang ribbon niyo. Babanatan kita dyan, ang likot-likot mo. Sinabi ng magandang may ribbon eh. Tingnan mo yan. Pag nailagay ito, ayan. Tingnan mo, di kamukha ka ni Shirley Temple. Ano po yan? Ay, nako, basta maganda. Taka-taka. Sagbebang naman. Sus Mario Joseph naman. Wala kayong magawa. Manood kayo ng TV. Eh, yung bata ang pinaglilibangan ninyo eh. Ang laki-laki na ni Nonoy. Si manood ng TV? Kasi mo yan. Ready, Doc. Umayan ba kayo? Ano, Nonoy? Bumili ka ng mukuan, ha? Ng saging. Ha? Para kakain na tayo eh. Ha? Sana po yan. Masako mo sana ba? Pasige. Bilang mo na lahat yan, ha? Andiyan naman. Anak mo na nga itong inaayong sa ko pa nagagalit. Bakit ayaw pa kasi padala ni Milagros dito yung apo ko eh, at ng tunay ko ng apong maalagaan ko? At ang ganda ng bata raw, taga Chicago yata. Eh, babae ho naman yung anak ni Lagring. Sino ano yung lalaki? Nagsalitang magaling. Eh, bakit ikaw nung maliit ka? Tuwang-tuwa ka pa pag nilalagyan ka ng laso sa ulo ng iyong ina. Pag nilalagyan pa ng klorete. Lalaki ka rin naman, ah. Huwag niyo akong itulad kay Nonoy, sapagkat ako'y isang... Basta ayokong matikman ni Nonoy, natikman ko. Huwag ka nang maingay, nanunod ako ng TV. Tulog na aking bunso. Tahimik na
itong mundo. Baby na itong mundo. Ako'y laging naririto. Di aalis sa piling mo. Huminlay ka sa bisig ko. Ipikit na ang mata mo. Mangarap ka sa dibdib ko. Matulog na aking bunso. Tayo nag-iliw sa bagwis ng pangarap. Doon ay humimlay ng lungkot ay maparang. Nag-iliw sa pugad ng pag-ibig. Doon ay tuparin ang pagmamahalan. Sa umaga, pagising mo, hindi pa rin magbabago. Pagmamahal ko sa iyo, matulog na aking bunso. Sinasabi sa'yo, natutuwa ako. Iwasan mo yung basagulo. Ayoko na nakikipag-boxing ka. Hindi mo talaga yung technicolor yung mukha mo. Dali nga. Kasi po, palagi akong tinutukso eh. Ano ba ang tinutukso sa'yo? Tay, ano ba talaga ang bakla? Yung mga lalaki na parang babae. Kagaya ng Ninong Rodrigo ko? Ganun nga, medyo ganun. Kasi alam nyo, ganun daw ako eh. Dahil tatay ko, nanay. Hindi naman ako gaya ng Ninong Rodrigo mo ah. Tay? Sumaling sila, no? Pag tinukso ka nila ulit, sila naman na upakan mo, blakayan mo sila, ha? Opo. Sayang, kung nandito ang Tito Dennis, magpapaturo sana ako ng boxing. Tandaan mo, ha? Ito ang jab. Ayan, ang split. Left po, right po. Okay? Game. Ano ba itong glove na ito? Ano namang napasukan ko? Kung sikera
Sorry! Ang sana itong mga glass mo talaga puna ng sequins at hindi bagay sa ito. Naku, Corrine! Naku! Ay! Aray! 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 Corrine, lagyan mo naman dito ng silver dust pa, oh. Sa may eyelids ko. Baka naman magmukhang rhinestone cowboy ka na niyan. Bell? Boo? Okay na. Sige, Corrine. The best ka talaga. Sige, tiwala, ha? Balik ako bukas, ha? Salamat yan. Sige. Tama na lang kumuha ng taxi. Huwag na, pag may dumating pang customer. Wala, wala. Pag may dumating pang customer, darating. Kanya tayo.
Eh, kanya kayo hindi ginagalang. Dahil masyado kayo malisyosa, mga vampira. Ay, ma, anak. Diyos na pala. Ay, na. Malisyosa pala. Vampira pala. Hoy, ito ang tandaan mo. Magmula ngayon. Hindi na ako magpapalik ng kostume sa chef mo. Gurang. Gurang. Walk like cabinet. They can. Halika na ba? Dapat sila kami sa sabi niya niya. Bilang guro ng inyong mga anak. Ako po ay si Binibining. Please, ma. Good yet. Tatawagin ko po ang pangalan ng aking mga nag-aaral at mangyari lamang po na tumayo ang kanilang mga Artiaga Rowena, ang nanay mo. Ako po. Ah, sige po. Claudio Emily. I'm Mrs. Claudio. My husband cannot make it for today. He's abroad, you know. Sige po. Diretso Marlon Brando. Po? Ang nanay mo, tatay mo. Ako ho, tatay ng batang yan. Ah, kayo po si Mr. Diretso. Diyos ko, Diretso po, miss. Eh, ang misis po rin nyo. Ako rin ho, nanay niya. Sige, Ninong, sabi rin lang ulit. O, sige. Ingat ka. Sige, tay. Bye-bye. O, mag-iingat ang pagdawid, ha? Sipan, magpahin na ka naman. Sandali na lang. Wala na. Ay! Diyos ko naman! Kung sumasakit ang hita ko, baka nandiyan yung batang yan, kakukontrol. Salamat naman. Gusto ko na magwala. Ay! Ikaw lang. This man is turning to a woman. Talaga. Nananabik na maging buhay. Ay, Ako talaga. Kumadre, gusto ko na maglasa ng papang. Ay, ikaw lang eh. Saan na ba si Kajat, sila Bading at si Rodrigo? Saan na napunta? Ay, ayaw ko doon sa dalawang yun. Hindi ko natin. Ayaw naman magpagsosyalan na niya mga yan. Ay, paano? Hindi mo na raw sila pinag-uukulang kahit konting panahon kapag dinadalaw ka nila rito. Isnabera ka na raw ngayon. Okay naman. Oo. Ah, saka busy-busy dalawa. Naghahanda silang mabuti para sa isang fashion shoot. Fashion shoot? Mm-hmm. Sabado ng gabi. Patagal na nga kung yung nakaka-attend sa ganyan eh. Saan gagawin natin? Malapit lang nandito. Diyan lang sa basketball court. Ano ka ba naman? Para katabi lamang ngayon yung kalye. Nakaingit. Naingit pa raw. Hindi ka na pwede roon. Aba, ang laki na lang yung pinagbago. Ito na lang yung itsura. Lalaki-lalaki ka na. Hindi naman, baby. Ha? Ay, poor man. Ang dami mong nami-miss ngayon, ano? Mula nang dumating sa buhay mo ang inyong minana. Hindi ka na nakakapagsosyal ngayon? Well, hindi naman. Sa bagay, medyo... Ay, totoo ka, kumadre. Sayang.
Kung wala lamang ako asawa at mga anak na magiging ba? Gagawin ko rin ang ginagawa ninyo yung tatlo nila Rodrigo at Badeng. Ito naman, dinadarang ako sa pananabik at tuksong. Aba, kailangan na isda ang tubig. Kung hindi, mamamatay yung sakatihan. Bakit hindi ka naman magdibang kahit konti? Ba't hindi ka sumama kay na Rodrigo at Badeng sa sayawan sa Sabado? Baka mabuking eh. Basta ba't hindi malalaman ni Nonoy eh? Oh! Our next model, Sensualita, caught in a fishnet caftan to show her 36-24-36, showing a hand-painted lion on her bikini underneath by Rodrigo de Ermita. Victorian fantasy ball gown by Santiago. It is enhanced with multi-electric linen petticoat. Next model, Veruska. In what seems to be the latest in casual wear,
Hindi po kayo nahihiya. Tay, ano ba kayo? Lalaki, babae? Sa'yo, Nonoy, nahihiya ako. Dahil nakita mong ganito itsura ko ngayon. Pero ngayong gabi lang ito. Hindi sana dapat tumakas sa Lola Bebang mo na hindi mo nakita ganito itsura ko. Kanya lang naman ako nagpunta doon dahil gusto kong samahan ng Ninong Bading mo at Ninong Higo mo. At tsak, kailangan ko sa hanap buhay. Nasa ganun, magkaroon tayo ng maraming customer, maraming magpaayos sa akin. At tsaka, gusto ko rin mag-enjoy. Dahil sa... At kung nasaktan kayo, hindi rin kayo nakapag-enjoy. Ako nga po, puntit na ako madaganan eh. Ang hirap pala ng trabaho nyo. Ancho ko rin. Bakit po? Wala pong tatay eh. Tatay? Kung gano'n. Ikaw ba si Nonoy? Opo. Hindi mo nga pala ako makikilala. Ako si Dennis mo. Kilala ko po kayo eh. Paano? Sandali lang po. Oo, saan ka pupunta? Magkukunin lang po ako. Sino kasama mo rito? Ang Lola Bebang ko po. Pero wala po siya rito. Nasa Palengke. Ito po, oh. Hindi po ba kayo yan? Eh, bakit kanina nung makita mo ko? Parang hindi ka natuwa. Kasi ho, nahiya po sa inyo eh. Kilala ko kayo, pero ngayon ko lang po kayo nakita. Ang tatay mo, lasan? Nasa shop. Alika, samahan ko kayo. Mamaya na lang. Ganyan nga, pero meron bang ganyan kalaking bata? Hindi ko pag nakatuntung huli sa ibabaw nitong meron. Ay, mali! Ganun kataas! Kasing taas ng bumbina yun eh! Nalokan ba ako? Hindi ko! Mali-mali ho yan eh! Kagasing taas ko ng bumbina yun, hindi ba? Ay, hindi! Mali lahat! Hindi ko! Ganyan ko kasi ng Diyos! Hindi ko!
ginagawa niyo pala yung gate, ah. Para kayong mga inaing manok. Gusto niyo bumakulong? Tama ka, Ward. Wala naman kayo magulong. May dala ba kayo litrato ng mawawalang bata? Marlon Brando. Marlon Brando, diretso? Sa kanya ho. Ah, ako nga ho. Kayo ho? Totoong kayo? Ate Luz naman, huwag mo kayo magduda. Kayo naman. Hindi naman sa nagdududa ako, kaya lang nasaan ang kanyang ina? Huwag niyo naman ako tingnan ng ganyan, Kuya Germs. Eto dalagang dalaga Ate Luz, pa ako. Ate Luz, ko. Pala. Etong dalagang dalaga pa ako. Ayaw kayo na bali. Eh, baka naman yung bata ay nagtampo lang sa diretso. Baka nasa mga kamag-anak niya o nasa mga ninong at ninang niya. Ay, naku, Ate Luz. Andito na lahat ang mga ninong at ninang. Kami tatlo! Ah, oh, bueno. Alam niyo, Mr. Diretso, masubuti pa kayo na manawagan sa inyong anak. Ha? Dito mo kayo pumuesto at dito naman ako. Sige po. Nonoy, anak. Sa kananaroon ngayon, gabi na, umuwi ka na. Paghapon kami naghahanap ng mga ninong bading mo, ninong Rodrigo mo, ninong Crispino mo sa'yo. Umuwi ka na. Nandito kami lahat magkakasama at nais namin bumati sa'yo at nagsusumamo na umuwi ka na. Higit sa lahat, ako, anak. Alam mo naman ang address natin, ha? Di ba tinuro ko sa iyo kung sakaling mawawala ka, doon ka dadaan. Remember? Diyos! Ay! Pag-upag-upag-upag-upag-upag! Ay! Kaya pupunta at ginabi kayo ng ganito? Ay! Siguro hindi pa rin kumakain, ano? Tay! Walang yung batang to. Hinalugog na namin ang buong Maynila, saka hahanap sa'yo, ha? Saka ba nagpunta bata ka? Lada lang ng tao yung nanap pa rin sa buong Maynila. Naku, makakasakit ako sa puso eh. Bakit? Saan ba nagpunta? Hulaan niyo. Maghuhulaan pa tayo. Saan ka nagsuot? Ano yan? Sandali lang po. Mamaya ako natatanggalin kamay ko. Abay, ngayon pa ba naman tayo magtatago ang pong naman? Ako'y pagod na pagod sa kahanap. I know, chupos ni Krapay pati ko rin. Ekem de memem lang yan. Shhh! Mahiyaya naman kayo kay Dennis. Kamusta kayo, Chukuring? Tay! Ha? Nakausap ka ng Tito Dennis. Eto. Madalas imatayin sa nervyos.
sulat ko. Alam ko naman natatanggap mo yun eh. Dahil hindi binabalik sa akin ang US Navy. Hindi ako mahilig sumulat. Kabisado mo naman ang ugali ko, di ba? Tsaka, ano pa ba kailangan mo sa akin? Wala naman. Eh, ikaw. Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka pa napakita sa akin ngayon? Niligawan mo ako ulit. Baka... Oh. Hindi. Sigurado ka? Oo. Oh. Pagkatapos ng mga nangyari sa atin, liyasan mo ako. Pati ng bata, iniwan mong para... Dennis naman, watch naman your language. Kumakain tayo. At saka wala tayo sa squatter area ng Pasay ngayon. Alam ko. Class ka na ngayon. Tignan mo yung katawan mo, nakikislapan. Dahil dyan sa mga alas na nakapulupot sa'yo. Siyempre. Malilit pa nga ito eh. At saka masisisimba ko kung hindi na ako pipitsuging hostess ngayon. Dennis naman eh. Ngayon lang tayo nagkita. Mag-aaway na ng batahan dalawa. Sorry. Kaya ako kayo nilaya sa mag-ama. Dahil alam kong tatlo pa tayo mamamatay ng gutom noon. Eh ngayon, kaya kong buhayin apat, sampu. Kaya kong buhayin. Loaded na ako ngayon. Mula na nag-split tayo, kung saan sana ako napadpad. Pero nag-disente ko. Andung nag-waitress ako, nag-chambermaid, namasukang ako sa factory ng meat products sa Pasig eh. Nag-asirat pa ako sa sinihan. Tapos may nanligaw sa aking balo. Pero walang anak. Kasi sabi na ng doktor, baog siya. Ba, mayaman pala si Tanda? Kaya lang, dalawang taon pa lang kami nakakasal. Eh, ako naman ang nabalo. Laking malas, no? Laking swerte ka mo. Biro mo, nakahiga ka ngayon sa kwarta. Swerte, no? Aba, mahirap din pala ang sobrang yaman. Lalo na't nag-iisa ka. Kaya kita pinaghanap. Bakit pa? Eh, alam mo na naman ayoko na sa'yo, di ba? Hinanap kita, hindi dahil sa'yo. Kundi, baka ako, pwede ko ulit makuha ang aking anak. Ang ating anak, Mariana. Oh, sige na nga. Anak natin. Hanggang ngayon ba naman eh, sinungaling ka pa rin. Kung talagang interesado ka nun sa bata, eh doon nung pa inatuntun mo na ako. Pero, hindi mo natagpuan ang anak ko. Ang anak natin, Dennis. Oh, sige na. Ang anak mo, ang anak ko. Pareho na lang tayo. Patas ang labanan, di ba? At saka anong malay ko kung saan mo tinapon ng bata? Basta naglagalag ka na lang sa buong mundo nang hindi ka malang sa akin nag-iiwan ng clue kung saan ko natatagpuan ng bata. At ikaw, nag-iiwan ka rin ba ng clue sa akin noon kung saan kita pwedeng hagilapin? At saka, ba't ba bigla-bigla ka yata nagkaroon ng interest sa bata ngayon, ha? Diyos ko naman, Dennis. Simple and simple. As simple as A, B, C, and 1 plus 1. Kahit na paano nangyari, ako pa rin ang ina ng bata. Kahit na ba, iniwan ko kayo ng parang, excuse me, na hawa na ako sa'yo eh. Bukod sa nalulungkot ako ngayon, eh ayoko na mag-asawa ng basta-basta, na kung sino-sino na lang dyan. Mayaman na ako ngayon. Ayoko na maubos ang pera ng namatay kong asawa. Ayoko na bumalik sa pag-hostess. Kaya kung hindi rin lang ikaw, eh kalilimutan ko lang pag-aasawa. O kaya, iuukol ko na lang panangkot pera sa ating anak. Sayang. Kaya lang eh, ayoko pa ng talian. Maging sa simbahan man o sa West. Sige, alis na ako. Eh na ngayon kung ayaw mo na sa akin. Teka, hoy! Saan siya iniwan? Sino siya? Ah, si Nonoy?
sa tsukuring ko. Sige. Sandali lang, oh. Kailan ulit kayo babalik? Ewan ko lang. Hintayin ko po kayo, Tito Dennis, ha? Huwag na lang. Basta't narito sa Pilipinas ang barko namin. Dito agad ako pupunta. Kain ulit tayo, ha? At saka sakay ulit tayo sa Ferris wheel. Tapos kunan niyo ako ng maraming litrato. Hindi lang yun. Bibili pa kita ng maraming laruan. Pag-aaral ka mabuti, ha? Opo. At saka hindi ko na po painitin ang ulo ng tatay at saka ng Lola Bebang. Good boy. Huwag mong iwanan tatay mo, ha? Opo. So, ang ginagamit namin sa ibang bansa. Please lang, ho. Para kay Nonoy. Chokoling. Salamat, ho. Masagulero eh. Sige, tagi na pa yung taxi mo eh. Baka maiwan ka ng vapor mo. Sige na. Paano, Chukuring? Pakisabi niyo na lang ho kay Chabebang na hindi ko na ho siya mahintay. Ako na ang bahala sa kanya. Alam mo naman yun eh. Mabuti nga't wala at baka bumulanghit ng awayan. Alam mo namang iskandalosa yun eh. Oh, sige ha. Pakabait ka ha. Huwag mo iwanan tatay mo. Opo. Sige po, Tito Denny. Babalik po kayo, ha? Sige, o, tsukot. Na gustong-gusto ko po rin. Tama pala ang sabi ng mga amiga ko, husay-husay mo. Thank you, miss. Bakit mukha pa ba akong miss? Akin lang to, ha? Gilda na ako, miss. Mukhang batang-bata. Ay, malaki pa ang dipis sa bayan. Po, eh, madadalas naman ang punta ko rito, eh. Kung gusto mo, ha, bigyan pa kita ng puhuna para ma-improve mo itong parlor mo, eh. Oh. Ah, papakitin ng mga class na customer. Bad boy. Oh, siya. Sige, I'll say goodbye.
Salamat, ha? Kama, Ken? Ah, sige. Saka na natin pag-usapan yung sinasabi mo. Baka durog ka lang ngayon. Siyempre, isang klase sa katulad mo, naklamo pumasok sa isang baduy na lugar. Nakla, kakastelisite! Hindi naman, Acheng. Oh, sige. Just call me Mary Ann. Okay, ma'am. Thank you, ha? Okay, bye-bye. Bye-bye! Naku, talagang tuwan-tuwa ko sa mga baklang katulad mo. Eh, tawa ko naman, Channel. Pagka na, Channel, yung ilong ko. Bye-bye. Oh, ano? Yung siya, pre-chapter ka ng hair mo. Maliwasin. Sino ba yung masyado makeming yun? Ano? Sa mga magani, utong ko sa kala na piro? Magdusa ka. Sanda naman ang datong. Say mo. Bakit ka po? Bigay po ito ng Tito Dennis eh. Mas magaganda pa dyan, ibibili kita eh. Kailan mo? Aba, ikaw eh. Kung kailan mo gusto mag-shopping tayong dalawa. Naku, Nonoy, pwede ba? Itabi-tabi mo muna yung mga laruan mo. Magkakain muna ako. Baka mamaya dumating na. O ay, ito na nga pala eh. Ano ka ba naman eh? Ay! Kanina ka pa hinihintay ng bisita mo. Siya ko yung sinasabi ko sa Bebang na gusto mamuhuna na maglagay ako ng sarili ng shop. Ah, siya ba? Ako, saka ba naman pumunta eh? Isang oras na din, Nonoy, pabalik-balik sa iyong shop eh. Wala ka raw doon. Napasarap ako ng kwentuhan sa shop ni Rodrigo. Kaya tuloy ka niya rin. Naku, walang anuman yun. Mahusay naman mag-entertain si Nonoy eh. Ba talaga listo yung anak ko? Naku, pasensya ka na ko eh. Kasi hindi ko lang ma-imagine. Pasensya ka na ko eh. Kasi bigla ko lang na-imagine. Kung paano ka mga anak? Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Sana kung pwedeng tayong dalawa lang. Pwede kaya? Gusto mo tayong dalawa lang mag-usap? Tsabe bang, mamaya na kayo mag-ahin? Oo. Sa taas mo na kayo, anak ha? Tsabe ba? Ayan ko ito. Ingay, ha? Apo, Pai! Ah, sige, anak. Paano mo nga pala natuntong kung saan ako nakatira? Matagal ko nang alam. Matagal na kitang kilala. Kilalang paano? Kay Dennis. Ang ama ng bata. Ako si Mariana. Magdiretsa nga tayo sa butas. Ano ba kailangan mo sa akin? Si Nonoy. Ikaw, magkano kailangan mo? Wow. Your lime is very strong. Ano lime is very strong? Ang tapang ng apog mo. Nagkaroon ka lang ng konting kwarta, kala mo kaya mo nang bilhin lahat ng tao. Lumayas ka nga rito. Ikaw. Ikaw ang bahala. Baka magsisikadangay. Mas ka nga rito. Mas ka! Baka hindi kita matansya at alubang kita rito. Uy, shit. Kala nito. Kaalis-alis mo lang kanina, papunta sa eskwelahan para sunduin si Nonoy. Bakit na naman kaya? Kung pwede ka nga daw maimbitahan sa kanyang bahay, kailangan pa ba raw magdimandahan? Kapal talaga ng mukha ng babaeng yan, no? Alam mo ko rin, hindi sa kinakampihan ko si Mariana, no? Pero, hindi mo rin siya masisisi, eh. Gaya ko, siya isa ring ina,
At kahit anong isipin mo, hindi mo masasakyan ang kalooban sa ina sa kanyang anak. Gaya ko. Galit ako ni Milagros. Pero palabas lang yun. Ang totoo niyan, mahal na mahal ko ang aking anak. Gusto lang naman siguro mapunan ni Mariana ang kanyang pagkukulang kay Nonoy. Ngayon kaya na niyang gawin yun. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kung sa bagay, sa unang pandinig, talagang aakyat ang dugo mo sa ulo. Lalo na sa'yo. Ang laki na naging sakripisyo mo sa batang yun. Huwag na lang sa akin. Kahit malaki na rin naging sakripisyo ko kay Nonoy. Kuring, hindi habang buhay maliit na bata yung anak mo. Paano yan paglaki? Pag wala na tayong dalawa. Ibig niyo sabihin kung patay na tayo? Kay Mariana, nakakasiguro ang buhay ni Nonoy. Kahit mamahinga na tayong dalawa, kagaya ng iyong inay at itay. Sa tingin ko naman, hindi mo na maasahan yan, Dennis, na yan eh. Ewan ko ba? Pag-isipan mo rin ko rin. Asya, patulog na nga ako. Mother, sino siya? Kumagawa rin siya ng wig, pilik mata, ganun. Meron din siyang parlor sa ano? Saan nga yun, Frank? Sa Timog Avenue. Alin yun? Saan yun? Doon yun sa Juan, sa pupunta ka ng Riposo. Kakaanan ka sa Kali Troso. Sa tapat may poso, may aso doon. May natitinda ng suso, doon. Ay, hindi ko alam yun. Kasi alam mo naman ako, Makati lang. At green hair. Saya ka. Talaga ka. Mother, I'm living. Yeah. At, at Sunday, baka mo makalimutan, opening ng bago kong shop sa Mabini. Sige na ako. Maraming artists at mga society figures at ang Miss Philippines, join. Ha? O sige, bye-bye. 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 Thank you, Sabrina. Tum na ako. Aling Nita, maglabas ka pa ng isang plato para kay Kuring, ha? Buka. Ikaw lang nakatira dito? Oo. Mag-isa lang ako rito. Ang lungkot, ano? Pero isang batalyon ang alalay ko. Ayun, paminsan-minsan, I invite friends katulad mo. Pero konti lang kaibigan ko. Nainggit nga ako sa'yo eh.
Nagsisikip ang bahay mo sa mga kasama't kaibigan. Maliit lang naman ang bahay ko eh. Pinamano sa akin ng mga olds ko. Hindi pa naman kami nag-heavy traffic ni Nonoy ng Chabebang sa bahay. Well, pag dito na nakatira si Nonoy, huwag niyo namang iis na binang pag inimbitahan ko kayo, ha? Mariana, meron lang sana ako isang request sa'yo. Ano yun? Siguro naman kaya ko. Magkano ba? Hindi pera. Oh, I'm sorry. Mariana. Kung maaari sana eh. Huwag mo munang kunin si Nonoy sa akin. Baka mabigla eh. Iyan mo munang unti-unting malayo ang loob niya sa akin. Sure, naku, sure. Maganda nga yung naisip mo eh. At habang nasa iyo naman si Nonoy, eh di, papasyal ko siya para mapalapit naman ang loob niya sa akin. Diba? Pwede. Ay, naku, Kuring, huwag ka mag-alala. I'm sure mag-i-enjoy dito ang anak ko sa akin. Ang anak pala natin tatlo ni Dennis. Sasagot. Nonoy, huwag ka nang sumagot, ha? Ang oras ng pagkain ayoko. Hindi lang itong pagkain natin, hindi pa tayo magsalo-salo. Ulangin, ayoko may senyorito at senyorito sa bahay. Ang oras ng pagkain, kakain! Kakain! Huwag ka sabi umiyak, eh! Kain! Sasaksak ko sa bunga nga may pagkain, eh! Kain! Nandiyan ka lang pala, tawag ako ng tawag. Ano ginagawa mo dyan? Wala, pinapakita ko lang itong ibon ko. Aga-aga, ibon na inatubak mo. Witon! Bakit po kayo nagagalit? Eh, ba't di ako magagalit? Eh, aga-aga eh, nasa lansangan ka. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Ano mo, hindi ka pa pala kumaka... Wait! Opo. Wait! Opo! Tingin mo dyan. Kasi mo abutan ng palo. Sige, we. Opo. Ano yung mga pera? Bibili lang po ako ng pagkain ng ibon ko. Ano dyan? Storbo ko eh. May ginagawa ko. Wala akong pera. Sige na tayo. Konti lang naman eh. Sabi siya yung may ginagawa ko. Gulo-gulo mo.
Mas Ron! Mo dyan. Di ba sabi siya, umuwi ka na? Ano iniyak mo dyan? Tayo! Tayo, sabi! Tayo! Ito, ibon mo. Uwi! Uwi na! Pwede naman palang bisitahin kahit anong oras eh. Eh di wala naman palang problema. Kaya lang mabuti na siguro itong masanay tayong hindi na natin nakikita si Nonoy. Lalo ka na. Tingnan mo nga naman ang swerte ng tao. Swerte ni Mariana, malas ko. Kung bakit kasi nakilala lang pa yung tennis na yun eh. Ang walak niyang yun. Naku, ayun, naglilibot sa mundo, nagpapakasarap. Samantalang tayo, iniwanan niya rito ng lagim sa buhay. Mari ba huwag na kayo manumbat ng kung sino-sino? Ako rin na may kasalanan nito eh. Hindi ako nakinig sa inyo sa mga kaibigan ko. Naku, pati ba naman ito eh, kasali pa? Basta ayoko may kagamitan siya dito. Donate nyo sa mga nabahaan o sa mga nasunugan. Ang dami nyo satsat eh. Abay, Diyos ko, Oro. Pati ba naman ako idadaan mo sa init ng ulo mo? Abay, magkakaltapis yung kanyang pagmamarakulyo mo eh. Bibigay mo yung bata sa kanyang ina pagkatapos ako itong sisinghalan mo. Yan ang problema sa iyo eh. Hampas sa kalabaw, ang kabayan naman ang may latay. Lola mo. Sa akin ho. Alam kong galit kayo sa akin kasi lagi niyo lang sinasigawan at saka pinapalo. Tumabi-tabi ka nga rin. Sabi ko na nga ba eh. Anong kasalanan ko? Magmula ngayon, wala na magagalit sa'yo. Wala na sisigaw at papalo sa'yo. Lagi ka nalang manunood ng TV, sapatos, mga damit. Tsaka, titira ka sa malaking bahay. Maganda kwarto mo. Lahat ng ulam mo masasarap. At saka, sasakay ka sa aeroplano, sa vapor. Magkakalayo na tayo. Naintindihan mo ba ako? Hindi po. Hindi ka natitira dito. Alis ka na. Hindi po. Naintindihan ko, Tay. Pero, ayoko pong umalis dito. Kaya na po siya ang totoo kong nanay. Hindi kita pinamimigay na parang kuting. Inihahabilin lang kita. Dayot po! Ayoko pong umalis sa inyo! Dayot niyo po kipamigay! Hindi na makagamitin niya sa lawak. Patihandin niyo na siya. Huwag niyo nang ipasok ang mga dalagahin na inis niyo rito, Nonon. Tagarahin na lang ilagay ko. Kaya sunog yan. Ipamigay sa squatter. Ipamimili kita ng bagong gamit. Kakain muna tayo, tapos matutulog, tapos magsa-shopping. Oh, eto magiging kwarto mo. Nagustuhan mo ba? Ha? Marami pa akong ibabaguhin at idadagdag.
magugustuhan mo rito. At mula ngayon, eh malalayo ka na doon sa mga alangan ni Nert, puro tagilid ang utak. Oh, kiss mami. Come on, kiss. Siguro eh, kailangan ka pa masanay sa akin. Pero huwag ka na iiyak, ha? Opo. O sige, paghanda na ang pagkain, patatawag na lang kita. Ha? Opo. Okay. Ayaw mo. Kasi ayoko eh. Pusok kasi ako eh.
Ayaw nung maniwala sa akin. Hindi naman ako sinungaling. Busog daw. Kagaya kaninang tanghali. Hindi mo rin nakaayong pagkain mo. Kasi pa'y alaga mong ibon. Saka kaninang merienda. Hindi mo rin kinaan yung merienda mo. Iniwala mo lang sa biranda. Ayaw, nilangaw. Pinalas sa katutak na langgam. O, eto pa. Isa pa. Ayaw ko sabi. Naray. Ayoko na po eh. Sumusobra ka na. Nawawala na ako ng pasensya sa'yo. Mita, iwan mo siya. Sige, kumain ka mag-isa. Kain! Sige, kain! Bata ka, nawawala na ako ng pasensya sa'yo. Kailangan mo, umiyak ka? Kumain ka! Masyado ka na-spoil ng baklang yun ah. Hoy, kung pwede yung kalukuhan mo doon sa mga baklang yun, sa akin hindi pwede ha? Kumain ka! Pa, kung iiyak ka rin lang, kumain ka na sa kwarto. Sige! Kung atama, ang pakita rin eh. Eternal 1978. At ang criteria natin ay, aside from being beautiful, having a beautiful face, figure, ay kailangan meron din silang talino, and their contribution to the society. Bueno, bibilisan na po natin ang ating palatuntunan sa gabing ito at medyo sumasama ang panahon, baka tayo abot ang panangulan. Una kong tatawagin para tanungin ay si Miss Taluma! Narito ang katanungan para sa'yo. If your father and your boyfriend are drowning and you may only rescue one life, who would you save? Come again, please. Okay. Kung ang tatay mo at ang boyfriend mo ay nalulunod pareho, sino ang una mong sasagipin? Kasi ganito yun eh. Kung nalulunod ang boyfriend ko, akalang aking ama. Mm-hmm. Kasi ganito yun eh. Okay, sige. Ganito yun. O, paano? Unang ko ang aking buhay sa aking ama. At kahit na mahal na mahal na mahal ko siya, at kahit na madalas akong umbagin at awad-awadin ng araw, mahal na mahal ko siya. Mm-hmm. Kasi ganito yun eh. Dalihan mo, Miss Aruba, baka tayo abutan na ulan dito. Eh, kasi... Sino ang una mong sasigipin? Ang boyfriend mo? Kasi ganito yun eh. Nagmamadali ka naman sa akin kasi eh. Kasi ulan na. Ikaw naman, Diyos ko, nasisira ang beauty ko dito. Okay, sige. Kasi ganito yun eh. Sino ang sasigipin mo? Kahit na mahal ko na ang aking ama. Mm-hmm. At kasi ganito yun eh. Oh, sige. Kahit na nalulunod na siya at mahal na mahal ko siya at siya ang pinagkakautaan ko ng aking buhay, kaya ako naging ganito ngayon bilang isang sikat na hairdresser. Mm. Ano? Ang sasagipin ko aking boyfriend. Thank you very much. Thank you. Okay. Muna, ang susunod naman natin tatawagin ay si Miss Philippine.
Dali tayo na rito ang katanungan para sa'yo. If you are given a choice to be a bird, what bird would you like to be? Ang okray-okray naman ang tanong. Pakiulit niya ako. If you are given a choice to be a bird, what bird would you like to be? Ang ibig ko pong sabihin, kumaari po natin isali sa ating ng pamunta. Mahina ka ba ng English? Kung gagawin kang isang ibon, anong ibon gusto mong maging? Anong ibon ka? Ah, ay, paru-paru. Noche, damas y caballeros. Narito ang iyong katanungan. Kahit minsan sa buong buhay mo, ikinahihiya mo ba ang iyong pagkatao? Alam kong ganito na ako mula pa sa pagkabata. Tuksong matikabo, maski sana akong magpunta. Palo at sermon ng tatay ko sa kanan at sa kaliwa naman. Mura at kurot ng nanay ko. Wala din. Wala naman akong kasalanan. Hindi naman ako namimirwisyo ng kapwa. Well-behaved naman ako. Pero ewan ko nga ba, hindi ko maintindihan dito sa atin ngayon. Basta ang alam ko, ako ay mahina. At kuminsan, malakas din ang control ko sa aking sarili. Tulad, wala naman akong ilalabag sa batang. Hindi naman ako nang-aapit ng kapwa ko tao. May takot din naman ako sa Panginoon Diyos. Ewan ko. Ewan ko nga ba dito sa mundo. Ang aking sinasama ng loob, ako at ang lahat ng kapatid ko rito ay tao rin naman. Marunong din naman akong tumawa. Marunong din akong humiyak. Yun ang pusa dyan. Kapag natatakakan, humingiyaw din. Hanggang ngayon, I'm trying very hard to do something about myself. Pero, ewan ko nga ba. Kaya, bakit? Ako mahihiya. Si naman kayong bakay. Umaamon. Ay, alam mo na lang. Paano kang nakapunta rito? Hindi po ba tinuruan niyo ako pag nawawala ako kung paano ako uuwi? Eh, bakit ka narito?
Ayaw ko doon. Gusto ko po rito. Pag sinundo ako bukas dito ng mami, babalik pa rin ako rito. Pag sinundo ulit ako, pupunta pa rin ako rito, try. Sabi ng mami, ang talaga kong tatay, si Tito Dennis. Pero, ayoko po doon. Gusto ko po rito, tay. Tay. Nay. Tayo gilid sa bagwis ng pangalan.